may buntag sa rin. Atong kanan insight, atong giuluhan o education starts at home. I don't know kung na-notice ba ninyo na pinasa mga paindaran na kung ang sa'yo kalahian sa mga batasan, sa mga bagpong turo, sa na Gen C, Gen Y, sa palaga. lahat ninyo kayo sa unang mga panahon. Halos wala na concept of prioritizing the elderly. Marang wala na. Halos pinakadungol ko thank you sa mga sabi, kanyang gusapol na yung mga paper, ihatay na ito. Diba? Marang, seldom na kayo na makita ka ron. I don't know if you're aware na ang atong basic education, that is under the ed, doon as well as move na hopefully makatabang sa kinimaong crisis. So, before that, atong tratong outline. So, of course, atong short introduction, and then I have a couple items as usual. I will give you four items for you to easily remember. One is help the children become godly early in life. Next, observe the children's behavior wisely. And then next, mold the children's character through discipline. And then exemplify the right behavior to the children. Those are the four items that we will take a look karon sa atong message, no? Then of course, ato introspection. Okay, so sa ato introduction, let me share this one. This is taken from the post of Rappler. This is regarding the revitalized Keto 10 curriculum. Okay, so awe patani or wala na tayong ibawa niyo. Doon na rin faces niya ang pag-implement. No? May certain grade levels ngayon na i-implement for this year and then next year. Literally, all that from K to 10. Hindi K to 12, K to 10, but 11 and 12 mula kilog 10. Nakaragya po ng 11 and 12 or the senior high. Muna yung tagal focus ka rin. Muna ito ang foundational subject. So, when you say foundational, kinanglan din natin eh. And then yung language, reading and literacy, mathematics, makabansa or nationalism, good manners and right conduct or GMRC. So sa mga kaedaran na ko, o medyo higher, pamilyar siguro tayo ng GMRC. No? Ang mga nagawa niya sa curriculum. Although nasa yung values, program like siguro, make to sure. No? And it's an in-depth example, but I don't know if it's it can be totally implemented. Okay, ang mga teachers na bakaroon, labi na sa mga bagong mga teachers, orang lahat na values. So how can it be something that you do not have? Kung naiklaro mo, kung wala sila mismo yung good manners and right conduct, kung saan nila pag page, mahimus na hypocrites. Kaya masong patuloy ka, yaw-yaw ka mo, and then you yourself are not doing it. That's it's a problem. And I just hope no, with this contact, usap ang atong ba, no? Nilang kasi gigyawya against the government. We can sige run against the government. We should rather start from ourselves. Marang education starts at home. Even DepEd cannot, even na, no, hindi siya maka-replace sa education na nasa atong balay. Hindi na naka-replace. Atong yaya, hindi po naka-replace. So, anyway, kung saan din na a bit previously. So, ang previous daw, kanang pag-ulang na ni-replace na nila, that previously, Keto 10 curriculum focus on Filipino, English, Mathematics, Araling Panlipunan or Social Science Studies, MAPI, Music Arts, Physical Education, and Health. And then, edukasyon sa pagpapakatao, humanities. So, wala din na-appeal ng GMRC. So, importante niya, no? Hopefully, no? Kita mga Christians, kita po yung una po daling magkapa-implement nyo sa itong mga kapuso at kapamilya. Dari naagin na sa Bible sa ano, dapat ako i-train ang itong mabata in the way that he should go. So, sa may gusto sa inyong bata, muda ko. Kung sa gusto ninyo, what do you dream of your children? Dapat hindi mo na i-start o mold karun pa. Bata pa sila, i-mold na. Lisod ka i-mold na kung dagpo na. Just like kana siyang a tree.
Ako sa unat, mahilig magkumanan ng gyan. So, tanong kami pinipil, niya na bintambo kayo, mataas kayo, kusugan, taas. Pinigula na nga, bahog. Okay, bukat, nabukatan. Pero mabalik pa nimo. No? So, pwede mo, mabahog doon, pwede ba anak? Pero nakong kahoy, hindi na pwede bahog doon. No? Mabahog ganun, gamay na kayo na siya, gandili, hindi siya as flexible as katong sa bata. Nga na po ng concept sa mga bata na to, no? Nga, mas makabultang lang tarong samtang bata pa sila. Kaya yun din, no? This is the wisdom coming from God. You have to note that. Tining nga Proverbs spoken by Solomon, we know that Solomon was given wisdom. Diba? Itagahan sa wisdom na walay lahing mga kings na itagahan na anak. So, this should be applicable to all generations. Daghan kayo mga advocacies ka sa mga katawan, seemingly doon ay appearance of wisdom, pero in the end, dealing with because they contradict the teachings of God in the Bible. So, in fact, when I do marriage counseling, I just use the Bible. I don't need other books because the Bible is actually replete with kami siya mga pieces of advice on how to live according to man, what is right. So, you know, when he is old, take note, mga Arizona, the parents as well as the soon-to-be parents, take note of this. You know that when he is old, he will not depart from it. So if you want them to be someone na gusto mo na highly respected siya sa katilingban, start now. But again, you have to be respectful also. Diba? If you want someone your kids to be respected someday, you have to train, but you have to train with your, kung sa mga, imo sa example. Isa lang yun, magpudlo ka o something ikaw mismo you are not doing. You cannot share what you don't have. So, arita sa ating first point. Ako kiniuna kini siyang help the children become godly in early life. Ayaw huwatang nakuna. Ayaw huwatang nakuna. Just like ito na, train up a child. So, ito sa family ito, it involves about kini siyang discipline and so on. But this one, this is godly thing. Okay, nakukutabang niya siyang, in fact, this is more important than anything else. No? When you have kids nga na brought up in the admonition of the Lord, no? So, early in life, so dyan ato. Kuna nga, ako ay encourage mga ato mga kaisunan ay kids, dyan na sila sa Sunday school. No? Ayaw sila ipasimba online, kaya okay, sa Sunday school nga maapilan. No? Kuna, anak, gusto mo ka pang maayon yung mga anak na tabangis na. Because there is a church, makatabang na siya. Apart from the Lord, part na po na. Kaya of course, again, ang education starts at home. And extension lang na ito for them to become godly in life. Okay, ako po nagtabang again. So, there eh. So, Old Testament pa lang daan na naging ito na Ginoo. Being nan sila nga, keep these words that I am commanding you today in your heart. Recite them to your children and talk about them when you are at home, and when you are away, and when you lie down and you rise. So makita na po din, no? Na most of us feel feeling a respect. Halos what the time to talk to our kids about God. Diba? Pabuta, kapoy na, tulog. Mata, tulog pong mabata, tuwa na ta. Diba? Mangana na siya normally, na na to. We feel in this, so muna nga, you cannot expect po nga itong mga kids mas kwan sila, nang maayo sila, ako may chance na dili sila maayo kung mag-fail taan eh, no? So, pagigamutan na ito niya, mag-insula, kaya it's God's desire, makita ang ato nga bata at tumatunduhan sa target as early as possible. And ganit din, no? Ragisod ka niya siyang i-kwan, sa ilang panahon, it's very difficult to fulfill. How can you teach them when you are away? Diba? But nowadays, what an excuse. Malayo pa sila, malapit din. Pilbiti says. Diba? So, now with the internet, oh, kahit was approved, they can even talk to their kids. Diba? So, hindi na ganyan mahami. Just use the internet. So, muna all the more kita, obligado ta. Kaya imagine na, how can you talk to them when you are away? No? Wala profitek, no? Nga sa una panahon, wala may telepono.
Lala, huwag sa mga awayan niya, lagi yung lap, ikas parto. Or, kaya, so karon, klaro kayo nga, mas applicable din sa ato karon because you can talk anywhere. He said, bind them as a sign on your hand, fix them as an emblem on your forehead. So, marami kayo natuloy siya makita, no? Pero, tanto kasi Indian, ay, pamukang nila din nga, kasalitan. So, nanay sa brog sa something. So, nga na, supposedly, pura makita, di ba? Sa ato, supposedly. And write them on the doorpost of your house and on your gates. So, ipabutang pa ganyan sa mga areas sa mga putahan. And ako nakita na yung gusto mo yung one is, yung iglesia. Pagputang na Roman 1616 sa kanila, places nila. Man ako nag-notice na siya. Pero anyway, muna ang ipakita niya nga, bata pa, ako na na sila daan niya, yung gagli. Kay ako kinagtabang sa ilahang kinabuhi. Mind you, it's will be, ano, pero bang, hindi kayo ka mawurid ba? Nakay, tanong eh, the moment kasi Ruth niya to Los Banyos, some of the faculty mo dahil, asa yung anak, asa si Ruth mo, eskwila, sa Los Banyos man, ano? Wala ka mawurid, sir. Wala na, wala na rin. Oh, so far, okay naman. Wala naman ko eh, ano? So, ang uri, meron itong pandemic. No? Pero, in general, wala ni na kan kada bang wala ni na hablok ni nga sa pagdiana so nga Lord makatrust kami ha so again na, gamit kayo kung ang bata pa sila na matuto na sila sa Word of God nga dili ni siya ingon nga pala kanang barabag sa Old Testament na tulang even Jesus Christ when he was still a boy ginapractice na tulang siyang parents. That will get, every year that his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. So yearly na ginakuha. And when he was 12 years old, they went up as usual for the festival. So when I turn as usual, hindi na siya, idala siya ato 12 years old na. Diba? So nabatasan, every time ato sila yearly to the festival, ina din ginadala. Pwede tayo nga kusang dasig na wala man tayo yearly festival, atong dagawin sa atong pagsimba. Dagawin nga ito sila. Atong batasano sa mga bata pa sila. Kaya dagawin na siya kahimuan. There is a man, tingnan din po Paul kang Timothy. But you must continue in the things which you have learned and been assured of. So doon na siya nakatunan. Kung nga assured siya, meaning sakto po yung nakatunan. Knowing from whom you have learned them. So asa ko to gika na tapos yung mother na si Roto niya napasa sa yung mother basta pan ka na siyang religious o usa sa panlinya sa ilang pamilya. No? And then and from childhood you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. So nag is yung childhood. Some of those are infancy pero I don't think infancy is appropriate. Ang infant dito man ka basa. Ha? So, I think kahit pagkabata pa niya, di pa nag-isa. Kana siya nga, sayo isa sa scriptures. Ha? So, listen nga kung maunhan ka sa mga, kung saan yun, mga atheists. Ako mga theory rin ako mag-research. No? Ang theory ba, ano ang mga atheists sa garan? Mga bride. Yeah, kaya mga scientists, mga bride. No? Kasi nga lang nalang atheist. Ang kondisyong theory na is this. Kasi mga bata, curious na sila. Curious na, magdahan questions, bata pa. Nga, kung wala parents nga mo makatubag, because busy ka lang parents, no? Pwede siya nga, mabot lang tayo nga, didn't know how to read the new books, o labi na karoon ay videos, nga ang ilang mabasahan o mapaminawan ang mga unsay gitudlok sa mga atheist. So, maunahan ka. So, di ba atheist also? Prawa sa UP. Supposedly, mga daghan mga bright niya. No? Ngayon ko daghan. Kaya di masigot tanan. No, pero, I would say nga, daghan kayo niya ang mga dili kini mo tugon. No? So, I hope tingin na na siya magpadayon. No? Kita as Christians, kita mo yung transform the world. So, muna, bata pa. So, imatutunan na to sila nga bata pa, mag-work na sino, no? At the same time, ganun na sa mga church activities, no? Para kan, na siya maanag sila, and when they are, hindi mag-anag, when they are old, no?
they will not depart from it. Okay? Next, number point. Observe the children's behavior wisely. Ako focus on wisely. So, ng wisely, di ba? Ang wise, supposedly, or wisdom, you know, is the right application of knowledge. Now, I know, mga parents, you have observed the behavior of your kids. Unless you are abroad all the time. Abroad all the time, even now again. Because of the technology, pwede na din maka-observe po din somewhere. No? Pero, assuming na alam din niya, I'm sure, nakabantay ta. Pero, ano ako kita wisely? Because, una na ma-observahan mo ni, lagi tabuan sa bata. No? Isa may parents makabantay ngayon ng anak, pero gamay pa, murat, okay na kayo. No? Daghan mo tabuan. Pero how do you react to it? Yan ang mga kami ng wisdom. No? Ikatawa na ta, ah, bata pa muna. We don't care ba? Di ba? Pwede ka nakita niyo. Pero if you don't observe them wisely, ilang behavior, posible nga, hindi mo grabe pa nung ka-worse ang ilang behavior. Yung nire, na nagkamay po nga idea, foolishness is bound up in the heart of a child, the rod of correction will drive it far from him. So in other words, nakita niyo mong behavior, nagkabinuang siya, apply of rod of correction. Yung ba, ngayon sila, ng rod of correction kay para man ko na figurative daw. No? Wala ko appeal rin, I think 23-14 yata, 13-14, appeal dito 13-14. Nga na-mention niya nga, it's really, ano, beat him with the rod and he will not die. And, kung paano na niyo, you will save his soul from Sheol or Hades. No? So, in others from death. So, after observing, to be wise, you have to apply, kini, no? He who spares his rod hates his son. He who loves him disciplines him promptly. So, kung sa may atong nabuhat, makita na ito nga, maglungon yung bata. Yung bata, ah, siya, masagya, may bata pa muna siya. Oh. Hindi ka dako na, hindi na nung mabaglong. Tinaanad na siya. Tinaanad na siya. I'm sure, nakabulog na upang sa inyo na kong istorya. No? Diyan sa tanga, doon ako yung anak sa kong estudyante sa ula niya. Bandungon ko kayo, kasi 8 years old na lalaki. Una, nung may gusto rin siya mama, yung papa, wala ko appeal. Na, eventually, naka-appeal yung papa, na tulis ka bandungon, pirtigid nga sa pangyad ka ng pedestal para ayan ka bandungon yung papa, nigukod, nagunyas gawas. Kasi may gusto rin, nagbibiyaan mo, kaya nigukod. So, pagawas niya, ako gina ng mama nga, ko, wakit niyo ba ako yun sa niyo pag-trace na yung kids, yung kid, no? Yung anak. Pero one thing I will say, I will tell you na kung disiplina ka, mulaban siya, kung disiplina siya, laban ka. So, pogi na siya, pagbalis ka na, gablimize lang doon. So, muna, once you discipline, ayaw labani. Because once you apply ng laban-laban, that child will always think kasakto siya. Muna dyan sa kanya, kung masako, no? Si papa i-disiplina, si mama mulaban. So, sa may tingis bata, sakto niya po siya. Si papa wala kakita, si mama mo'y nakakita na sakto siya. Pero ng mama mo disiplina, laban ko ng bana. So, sakto niya po siya. Kaya si mama wala kakita, si papa nakita, sakto siya. So, all the time, hindi rin na siya ma-corrected. Nga naman, he always thinks nga, he's right. Wala nakita. Pero kung wala ka na, kibawas ka sayok na. Wala may ikaw. Kung nasaan mo siya na, even natangong helper, ang maging nga. Kung namang disiplina ang mga bata, ayaw yun o labanin. So, kasi na kataganan. Kaya magdagas mo naman, labanan. Oh. So, muna sa na, i-implement out sometime bata pa. So, kaya promptly, hili kayo unya na. Muna unya-unya, ala, hindi nakakahit mo ala unya. Anyway, next. You said, rather rebuke, give wisdom. Oh. So, makahatag din sila ang kaalam sa mga bata. Kuri, panang pagbadlong, panang bunal, o pagbadlong, kung makahatag mo, ano? But the child left himself bring shame to his mother. So, there, no? May bolo mo anong mother because, again, this is the role of the mother kasi ilaw ng tahanan. So, ang blame at normally sa mother. So, now, discipline your children and they will give you rest. They will give you light to your heart. So, kung yung disiplina mo anak, ano, magpapahuway yun ka. And makalipay yung kasikasi. Ha? So, that's how we, ano,
observing the children's behavior wisely. Dili lang kay nakabantay ka, you do something. Naunta makorrected na siya. Kadili mo musamot pa ba? No? So, kana muna akong suggestion na ato ni Gono. Usually, magod mo, go against mag-inisa sa human mga even laws. No? For example, kanang violence against children and women. No? Advocacy turned into law. Na ang advocacy again na appearance of wisdom, pero actually it's not wisdom at all. Kung contradict. So, mo ba na ang asaw na pa sabi, wag ka ng mga corporal punishment. Karang lahi like, gid ang resulta. Unlike sa among panahon din na ito ang corporal punishment, lahi po ang among tan. No? Hindi ito sa pag ba? Karong, wala na din. Practically, bisa gamay na lang tan, wala na. Bisa raising your voice, pwede na mo makasuhan o tan, child abuse. No? Natay sa ka pakunti na, pakunti na mo sa pan, din sa sigundok sa una. Nakay anak, transfer na rin ng Canada. Dako na ng bata, no, hindi sila. Abot dito, pagbalik, ingon na yan ng bata. You know that, I can sue you if you say this, something like that. Kasi sige, balik din ka sa Pilipinas. Nahuwag daw siya. Grabe siya. Sabi niya na rin, video kids na dito na bata. Pagay video kids na how to go against your parents. Kung what, kanang ilang mga advocacy. So, wala ka na imo, you cannot say anything. So, ina siya, sige, implement that. I'll return you to the Philippines. Ibalik ka sa Pilipinas. Oh. Who's the class? Kung tapos ay ang anak, sabayin na doon sa rin. Kung nga mo gusto, wala. Wala nga, you cannot expect a world na much better than sa world before. Okay. So, next, mold the children's character through discipline. So, practically, nahatag na ko na. Pagdugangan lang ito. Hindi rin, kini siya, ako yung hatag ngayon ang yes, Ginoo. Ito, hindi yan, practically, nahatag ng tunako nila. Na, once you observe, do something. Pero ako yung hatag ng yes, Ginoo. Kaya, dalawang ngayon nga, hindi ko na kunangan disiplina. In fact, that's the advocacy na himo ng law, signed by even Philippines. Ha? Nag-ana sa UN. Nama sa UN. Usa sa signature ay Pilipinas. Hindi lang kayo strict to Pilipinas. American, other countries, very sorry, kanang straight in implementation. No? So imagine, pati ipapulis na ka, pulispin na kasi mga anak, ipapulis kasi mga anak. Asa ka na, di ba? So, anyway, parang nila kaya ng without discipline. Pero, gamahanan ba sa Ginoo ni? Ang sumayon yung Ginoo ni? Ang, kwan niya sa through the health provider, ano siya? And you have forgotten the exhortation that addresses you as children. Na, i-quote niyang Proverbs actually, no? Tinidari, no? My child, do not regard lightly the discipline of the Lord. So, take mo na, discipline of the Lord. Or lose heart when you are punished by Him. So, imagine, na Ginoo mo punish din. Oh, ayaw ko nung kakdismaya, ayaw kalain kung isusunutan kas Ginoo. Ayaw ko nung i-regard na isipa na murakulat lang ang disiplina sa Diyos, sa Ginoo. For the Lord disciplines those whom He loves and chastises every child whom He accepts. Ang Ginoo ay dali kung disiplina, kita kaya na itong wala disiplinahin. Are we better than God? So makita na ito dali, no? The world is getting worse and worse because of human advocacy. Now, rather than applying the word of God, hindi ka isa kung i-apply, wala naman. So you will expect a bad result. So dahil na ito. So klaro na, the Lord disciplines those whom He loves. So kanang disiplina, dikit na siya, kan ba? Kada ba ang mag-giving na love? It's actually showing your love. Not showing your love. Okay, nga naman, in result, kung na, they become better children. No, magdako sila na maayo. Kung hindi, possibly nga, end up in jail. Diba? Nanay nga na, natay story nga na, pero hindi na kayo share lang karoon. Adahin ta. In your trials, so kung doon na kung tayo mga pagsulay, lahong tayo lang. For the sake of discipline. God is treating you as children. So, kung naapunod na disiplina, we treat as children. For what child is there whom a parent does not discipline? So, parang ito, expected ang parent mo discipline yun. So, gigamit ganyan na siya, isa na kung ang pagsinikangan, nga dili mo disiplina. If you do not have that discipline in which all children share, then you are illegitimate and not his children. So, tinuod na, kanang mga illegitimate, maglisod yung gawang disiplina. Ano man, mahatlok man ka, nang huwag tanga.
Kaya siyempre husband, ano lang, siyempre dito mo, hindi na ito ginawang. Ako naman, ang feeling, grateful mo yun na, kami nag-apply at bumang. Oh. So, hindi siya na, mo, supuso na, it's okay, and kiba, eh, inaga ba, ang may adaptive din niya, yung papa ka na eh. So, niya, ang yung kaka eh, di ba ang mga, di ba ko anak eh. So, muna nga, ganyan, ganyan siyang kontrolator ba na halos pwede lang, di rin mo pasakitan para dili ba gumawa ng something nga ka ba? And then, wala nga po imayo, imayo. Ay natin notorious kayo nga nasa Diyos ka muna eh, tauna, ay na familiar mo, anak pag isa sa ka religious nga tao. No? Legitimate man siya. So, muna, sakto yun. Pero legitimate, why the second? As a result, notorious kayo siya. Hidlat ka muna sa itong local newspaper. Sibila news ba? No? I don't know, some of you are aware of it. Okay, so, next. Moreover, we had human parents to discipline us. So again, expected ang human parents was disciplined. Hindi kayo rin yung tanga, paano siya, against the law and so on. And we respected them. So after natin yung disiplina, kung matasabot sila na makarespeto na sila, makarespeto na sila na ipadako sila na in that way. Rather than magmahay sila na nabiktima na. Wala mong huwag naanigod. Should we not even be more willing to subject to the Father of spiritually? For they discipline us for a short time as seemed best to them. No? But He disciplines us for our good in order that we might share His holiness. So, kailing hindi God. Pero ang concept na is, discipline nata sa Ginoo, aron ta makabuild o nindot nga karakter. Na holiness, diba? Nindot nga karakter, holy yung tao. Diba? So, so gigamit niya ang human parents kami as example. And God, na mas grabe in mercy, mudisiplina na ganit na ito as Christians nga siyang children, kung sa pagkata, na dita capable of kana siyang doing things pa more than God. So if God can, if God will discipline His children that He loves, ano di man takadiscipline sa itong anak nga itong hibong pangka? Na? Pero sa paano, now discipline always seems painful rather than pleasant at that time. But later it yields a peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Okay, so, klaro kayo din rin, no? Nga, kung matrain lang ang mga bata, nindog the peaceful fruit of righteousness nila niya. Ang gawas. Kaya naman, hindi lang sila ma-involve ng mga krimen-krimen. Oh, hindi sila ma-involve ng mga so ba illegal mga gambling or mga illegal drugs and so on, no? Hindi sila ma-biktima and then you will be having kanisang peaceful fruit of righteousness. So again, discipline, mamaya itong way to mold the children's character. Next, this is also sa Revelation 3 verse 20, addressed to the church in Laodicea. Oh, si Christ mismo na yun. I reprove and discipline those whom I love. Be earnest therefore and repent. So again, God is telling us na iyan yung disiplinahan na yung gigugma. So if you have no, no shall away ka from discipline sa inyong kids, you are not loving those kids actually. Huh? Because discipline is actually a form of love. Kung may bali lang sa Catholic kanina ka ba, doon kanina, may mga bali ang ilang ka ba, kung hindi ko naka pwede mo judge, na mag-judge ka, wala kay love, something like that. Well, in fact, judging one's pwede ka kung sa katao, it's actually sharing your love. Ha? Huh? Kung ito na nga, again, I challenge mga pictures, kaya nakita nga pictures niyo, hindi ko ito mo judge. Iko, kung mag, hindi ka pwede mo judge, ayaw mo kung wali. Kaya, nag-offer ka mo study, hindi ko siya judging the person needs the gospel to be saved. Hindi pa siya saved in that sense. Diba? Mag-judge na ka. Pero that's not wrong judgment. So, nang John 7:24, judge with righteous judgment. Okay? So, arita sa last na itong point. Exemplify the right behavior to your, to the children. No? So, kung sa mga klaseng, kung sa mga itong buhato, kung sa inyong aim in life, sa inyong mga anak, gusto ninyo ang mga anak na behave kayo sila, then, start sa bata pa, diba? Ipakita ko na ikaw behave. Gusto ka na yung anak, hindi mag-shabu-shabu. May ikaw, nasingkat siya ba siya po? Pwede ba na? Diba? Oh. Gusto ka yung mga anak, dili mahimong kawatan. May ikaw, nangawat. Oh. So, importante yun na
i-simplify, ipakita ko na ito kung sa saktong behavior, kung saktong kinaya, sa atong anak. Kung natay, natay gusto, ito i-simplify. Example, gusto siya, gusto tama, kini mga anak, magdato ani, masimbahon si Ginoo. Nakita mo lang si masimba. Di ba? Mag-lisod, tanang, gusto tama, makita niya si simba na may active, niya ba? Tama-appeal. Hindi kita katulad nila na akin sila ma-aktibo ni sila. Kung kita mismo, wata ka, himo, wata ka ipakita. So in fact, you don't have to say a word, just do, and just do it. No? Kaya na action speaks rather than words. No? So, yun ay yung kabalas ako share ko yung mga slides on it. The children obey your parents in the Lord, for this is right. So, anong ihatag mo na ako na yun? Yun na, obey your parents, so they are all to obey. No? Pero yun na, in the Lord, okay naman mga parents po niya, baglingon. No, ako, nabing experience ako, nagusahan mo. Laing barangay ko to, panta sa laing light mong shed. Dipatat, yung anak sugo ang pangawat. No, kung ano. Kung dili ka, pan, dili ka dala, bunalan. So, angay ka, musulod na na. Kung yeah? In the Lord, kaya kung ang Christian yung mong parent, angay din natin yung sundin. Because sila, they are doing what is right, supposedly. Supposedly, ha? Kung naman din po yung mga pang-Christians, kulang pa po. No, pero, kung kita nga parents na kinabuhit ang Christian life, dapat sila ma-obey because the parents nga naa in the Lord will not do something pati para sa inyo as anak. Diba? Yeah, there is a one, and you fathers do not provoke your children to wrath. No, ayaw pasok ah. But bring them up in the training and admonition of the Lord. So, training, admonition. Usama ito sila pag-admonish, usama ito pag-train pag-agadli, kung kita mismo, dili. Usama ito pag-train na sila masimbahon, kung kita mismo, dili. Simba. Yeah? So, muna nga, ipakita na ito para po siya makakatod sila. Kay, nakotitilisi mo, sa'yo pa itong ibuha, sa'yo po. Kaya sa'yo pa na kusin pag-inom. Expected yun na takot chance ka, palainan po na yung anak. Kung kusog man na bako, expected po na yung anak, maman bako. Ganun man, ang parents hindi nakabando. Ngayon siya, ben, ayaw kong nabako, ben, ayaw kong sunda. Life mo kayo na, no? Ayaw kong sunda. Dapat ipakita ni mga wak, doon ka. Wak ka nagbuhat. Isa, nagbuhat ka, istorya lang. Hindi man na mo pipikto ng istorya lang. Hindi man na may pang buhat pa sa tiyon kaysa bukas sorte pa buhaton. No? So, labi ng election hapit mo na sa ito mo na ipadila. So, para sa araw, again, kung sa may gusto ninyo, may tabo sa inyong anak. So, kamo may bahala na, then start educating them at home. No? Sa inyong mga balay. Okay, ang kalibutan puno kayo sa influence. Nga, kung hindi sila natulog sakto sa balay, dako kitibusin na maadala sila. No? And I hope kitang tanan kita makakato na ni no and then makahelp po tag implement sa pansa kong government which is pinagig pupusan ang GMRC as one of the aspects kaya nakita nila yun nga wala na karun I know no? Yung mga faculty din eh nagdeklaro sila so lang yung mga estudyantiha oh, kita naman mo yung doon oh, wala dahil mga reklamo pero bag ang estudyante pa yung mo magbuo kung ano siya ang may buhat ko nimo as faculty. Pero, wala tayo mahimo na. Pinahuman na, na-train naman na sila. Pero na, sa future generation, pwede ta. No? Maraming, we cannot undo the past, but we can do something for the future. So, I hope we start building families, na Christian yun, na bata, nagtubo din sa sakto, and then, hopefully, no? We will have a better world to live in. So, rin ka sa ating inspection. So, una is, do we have time to help our children become godly as early as possible? So, kato, no? Kasi yung walang agitay time, kaya busy kayo ta, hindi sa pagsimba, hindi na tumadala, kaya busy ta. So, apel nga ito ni Kamuta, no? Kaya hindi siya mayo kung hindi na ito ipakita po nila. And then, observe children's behavior wisely. Do we just observe our children's behavior without doing something if they misbehave? Kita niyo, hindi mo na maayaw yung behavior. Do you do something else? If not, then you are just observing your child's behavior without
taking into consideration it wisely. And then next, mold the children's character through discipline. So discipline na hagin, ayaw gabing kong nga, love ang discipline. Because God disciplines His children ganit, kita pangha. So, do we discipline our children so that their character will be as we want it to be? Kung sa gusto na itong batasan nila, makotokanon na if we discipline them. And then, ang last na ito, it's simplified, no? Are we showing our children the right behavior that we want them to have? So, I hope, na siya, pinuklugan, no? So, siyo na ito kung galing yun, kung doon na ito na ibuhat, good. If not, then start doing it. No? Because I believe, I hope you also agree, that this is actually, these things are necessary actually to have a better world. No? To have also tanong mga better questions and to reach heaven. Ito lang importante. Okay, dahil salamat mga isuran.